Amusement and Gaming Corporation. Palakpakan naman po. So before we start, inaanyayahan po namin ang lahat na magsitayo. At sisimulan po natin ang ating pong programa sa ating pong panalangin na susundan po ng awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Sabay-sabay po tayo sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang sa katapusan. Masa namin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at maisagawa namin ngayon ang mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasamahan sa pagtitipon na ito. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amusement and Gaming Corporation. Palakpakan naman po. At sa mga pagkakataon po nito upang magbigay po ng kanyang mensahe, tawagin po natin ang Manila Department of Social Welfare Chief, Honorable Re Pugoso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay wini-welcome namin ng aming mahal na Yorme dito sa Bulwagang Katipunan, kung saan makikita nyo ang kasaysayan hindi lamang ng lungsod ng Maynila, kundi ang kasaysayan ng buong bansa. Kaharap nyo ngayon ang mahal na alkalde na gumagawa ngayon ng kasaysayan sa lungsod ng Maynila, Mayor Isko Moreno. Alam nyo, ang aming mayor ang gumawa ng lahat na magagandang bagay ngayon, ang mga hindi ginawa ng mga dating alkalde sa loob ng 9 taon. Ay ginawa lang ng aming mayor ng 2 linggo. Gusto ko po eh. Hindi po sip-sip yan, nakikita niyo naman yan. Gusto ko i-welcome ang ating special guest, Director Jimmy, Director Gabby Claudio ng PAGCOR, dating secretary. Okay, ang ating pong isa pang special guest, Mr. Jimmy Bondo, Vice President ng Corporate Social Responsibility ng PAGCOR. Okay, na-miss po natin na si Chairwoman Andrea Domingo. Si Chairwoman Andrea Domingo ay nakasabay po ng aking father sa House of Representatives. Kung kami ni Mayor Isko ay magka-batch na maging konsehal, ang father ko na si Congressman Nadine Fugoso ay kabatch ni Chairman Andrea Domingo sa House of Representatives noong 1987. At ang City of Manila po at ang PAGCOR ay may mahaba na rin pong kasaysayan. Dahil magkabatch kami ni Mayor noong 1987, ang PAGCOR po noong panahon na yun
ay tumutulong na po sa mga proyekto ng mga konsehal, ng alkalde at vice-alkalde, at hanggang ngayon po ay tumutulong sa atin. Kami po sa Manila Department of Social Welfare, kasama po dito ang ating kawani ng lungsod ng Maynila, ay nagpapasalamat sa PAGCOR at kami po we look forward to stronger relationship at pakikipagtulungan kasama ang ating mahal na alkalde, Sco. Moreno at Vice Mayor Hani Lacuna. Muli po, welcome sa lungsod ng Maynila. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Honorable Rev. Fugoso. At sa mga pagkakataon pong ito, ibibigay kin man po sa inyo ang dahilan kung bakit magkakaroon po tayo ng 1,000 kulang po para po sa ating lahat. Siyempre, tawagin po natin ang Director ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Palakpakan po natin Mr. Gabriel S. Claudio. Magandang hapon po sa inyo lahat. Paris ko, Kajimi, mga kasama natin sa PAGCOR, former Councilor and Secretary Fugoso, sa inyong lahat, magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una gusto kong ipaabot sa inyo ng aming chairman sa PAGCOR, si Chairman Andrea Domingo, ang kanyang malubot na pagpati. At sa ngala ng aming Board of Directors ng PAGCOR, kinaliligaya namin itong pagkakataon na ito na muling makasama at maging partner ang City of Manila dito sa mga gawain ng PAGCOR. Itong proyekto natin na pagpamimigay ng mga kulumbo, mga mosquitoes, ito ay alam naman natin napapanahon talaga dahil isa sa mga deadly, one of the deadliest medical threats dito sa ating bansa, lalo din sa mga lungsod, gaya ng lungsod ng Manila, ay ang paglaganap ng dengue. So, minarapat ng PAGCOR na ito yung bigyan ng tuon, bigyan ng pansin. And what better way to do this than by going into a partnership with the City of Manila. Bakit Manila ang napili natin bilang kick-off nitong ating proyekto na para pamimigay ng mga kulambo? Hindi lamang ang dahilan ay Manila happens to be the host city of PAGCOR. Alam niyo yan, yung si ang head office ng board, ng chairman, sa corporate offices ng PAGCOR ay dito lamang sa MHT Pilar, no? At kabahagi ng lungsod ng Manila. Pero hindi yan ang hindi lamang yan ang dahilan kung bakit inuna natin ang lungsod ng Manila. Sa ating nakikita, alam naman natin, ang lungsod ng Manila ay kumakatawan at nagiging parang sumasalamin sa kalagayan ng ating hindi lang ng Kamaynilaan kundi ng buong bansa. So if we are able to control or to do something about a menace like dengue in Manila, I think we would have succeeded in giving confidence and hope to our people that menaces like dengue can actually be put under control with enough cooperation and enough support from the national government and the local government as well as the population in this in the cities. Natutuwa rin ako dito sa pagkakataon na magkaroon kami ng reunion ni Mayor Isko. Alam niyo nung ako'y kasama ng kabinete, miyembro ng kabinete ni President Lolo Makapagalaro yung nag-oopisina sa Malacanang, madalas si Lolo ay Vice Mayor Isko. E nandun sa opisina, nagkakapit kami lagi doon. At wala na kami ibang pinag-usapan kundi kanyang mga pangarap para dito sa lungsod ng Manila. Ako'y naliligaya at ako'y natutuwa na nakikita natin ngayon nagbubunga at isa sa katuparan niya ang kanyang mga vision, ang kanyang panaginip at pangarapan dito sa Manila. Yun po ang isa pang dahilan kung bakit inuuna natin ang pag-kick-off ng programa ng pamimigay ng mga kulambo dito sa City of Manila. Mahalaga rin itong ginagawa natin dahil nais natin ipakita ng PAGCOR. Ang mission ng PAGCOR ay hindi lang pagpapalaganap ng sugal. Ang tingin natin sa pagsusugal, this is not the end but rather the means. Ang pagsusugal, ang gaming kung tawagin, ay hindi
hindi puno-tulo ng ginagawa ng pamahalaan, ng ginagawa ng pagkor. Ang nais natin gawin ay i-regulate ang pagsusugal, ang gaming, ang sa gayon, ito ay maging kasakapan ng pag-unlad ng ating bansa. So this is one of the, only one of the projects, one of the initiatives of PACOR to support the social, economic development of our country. Alam po natin ang PACOR bukod dito sa maliit nga nang naprograma itong itong pagbibigay ng mga mosquito nets, pero meron din tayong programa sa pagtatayo ng mga school buildings sa malalayong mga barangay sa buong kapuluan at pagtatayo ng mga disaster centers at maraming pang iba. Alam po natin na ang revenues na kinikita ng PACOR ay dinadala natin sa kalahati ng revenues ng PACOR ay napunta sa national government at ganun din na napapamahagi sa mga pangangailangan ng ating local government units. So, ipapasalamat tayo sa ating mahal na napakagandang lalaking mayor sa pagkakataong ito. At natutuwa tayo na tayo'y magkakaroon ng ganitong pagsasama at partnership. Asahan po ninyo, ito ay hindi magiging kahuli-hulihan. Maaaring ito nga lang ang panimula ng isang magandang pagsasamahan at partnership. You know, speaking from the heart, I have never seen Manila, the city of Manila, so vibrant and so full of hope and enthusiasm. Dahil sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno. So, maraming salamat po sa inyo and kagaya ng ang pamimigay natin ng lambat, ito ay hinahintulad natin sa vision siguro ng PACO. Kung ang mga lamok ay hindi natin masupin, i-regulate natin sa pamamagitan ng mga mosquito nets. Sa PACO naman, ibigay lang natin magpipigilan ang pagsusugal dahil talagang wala nang since time immemorial, talagang nandiyan na yung pagsusugal. I-regulate natin, gamitin natin ito para mapanaganap natin ang kaban ng ating bayan at matustusan natin, matigyan natin ng pondo ang mga karapat-dapat ng mga programa ng ating pamahalaan para sa ikabubuti ng ating mga bayan. Maraming salamat po! Maraming salamat po our PACOR Director, Mr. Gabriel S. Claudio. At sa mga pagkakataon po ito, ibibigay ko naman po sa inyo ang ama ng lungsod ng Maynila, Honorable Francisco Isko Moreno Tomagoso. Thank you. Maraming salamat makaupo kayo sa ating pong minamahal na Sekretaryo ng Bansa. Matagal po ito naglingkod sa ating bansa. Dalawang presidente po ang pinaglingkuran nito. Ngayon eh, sa totoo niyan, bago itong administrasyon na ito, talagang siya naman nag-private na ito, nagpahinga na. Pero dala ng angki niyang kagalingan, si Pangulong Duterte, pinakisuyuan siya. Kahit na ayaw niya na talagang bumalik sa kabinete, pero pinakisuyuan siya na pwede maging bahagi pa rin. At least malamang sa GOCC bilang direktor ng PACOR ang ating pong kaibigan, si Secretary Claudio. Yan po. Maraming salamat. Sa ating pong kasama, James Patrick Bundo, maraming salamat po. At kay Ms. Twinkle Valdez, KBP, parang may James Pat sa'yo ah. siya po ay bahagi rin isang industriya na kung saan nagbibigay ng impormasyon sa ating mamamayan. Napakahalagang industriya na kinabibilangan dati ni Ms. Twinkle Valdez. Ngayon ay bahagi na rin siya ng pamahalaan through GOCC. So sa inyo po mga kasapi ng PACOR, mga kawani ng PACOR, mga other officials, kay Secretary Domingo, maraming kay Chairman, maraming salamat sa inyo. At bagay lamang, swerte nga namin, buti talaga kapitolyo kami ng bansa.
Kaya kung may iisipin ng national government, huwag kayong mag-alala, pwede nyo kami maging practice range. Dito nyo laging subukan, dito nyo laging unahin. Alam po ninyo, hindi kaila sa inyo, ang Maynila ay binubuo, ay pinag-iwalay ng tubig. At dalawang uri ng tubig ang nag-iwalay sa Maynila. Kami po ay napapagitnaan ng isang malaking ilog. Ang magtawagin ay Ilog Pasig, kung saan doon nakuha ang pangalan ng syudad ng ating lungsod, sapagkat sa isang halaman o bulaklak na tinatawag ng nilad. Kaya nung araw, sabi lang, may nilad. At bago dyan, perpendicular to Pasig River, kami binubuo ng creeks. At sa west side, sa Kanluran, no? West side is Kanluran, no? Tama naman. Ito naman, meron kami tinatawag na dagat. But having said that, ang isa sa pinaka-challenges ng siyudad ng Maynila ay ang ating mga kababayan na namumuhay sa tabing ilog. At ang ilog, katulad na limbawa ng Magdalena, Pwede de Binondo, at kung saan-saan pa, na ilog sa looban ng Maynila, yan ay madalas na bahayan ng lamok. Sapagkat most of these ilogs are stagnant water. That's why we would like to thank also MMDA through the Office of the President, DPWH, again, Office of the President, PRRC, Office of the President, at ang ating mga kawani sa City Government of Manila, sa City Engineering, tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng ating ilog para maiwasan na ito'y pamahayan ng lamok. Pero bagay na katulad din ni Secretary, sinabi ni Secretary Claudio kanina, na talagang kung hindi natin mapigilan ang pagdami ng lamok o ma-regulate man lamang yung pagkagat ng lamok. Sa pamimigay nila ngayon ng lambat. Lalambatin natin lahat ng lamok. Katulad ng nilalambat nating mga kotomero dito sa lungsod ng Maynila. Kasi kawawa naman yung mga mahihirap namin. Kaya kailangan namin lagyan sila ng pulambo. Dahil panay kagat ng mga kotomero. Katulad ng talim, ng ipin, ng mga lamok. At ang lamok ay sumisipsip ng dugo ng tao. Ganon din ang pagsipsip ng mga kotomero sa katas ng pinaghirapan ng ating mga mahihirap na kababayan. Kaya bagay na bagay itong ginawa ng PAGCOR sa amin, napapanahon sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. JTV. Segway sa JTV. Segway, naka-segway. Kaya ayaw pinaglalayo. Dito lang kayo sa beta-beta. Hinding-hindi kayo mawawalan. Hindi kayo magkakaroon. Kaya po, but kidding aside, while it is true I'm talking about metaphor, but there are some reality in that statement. Kaya, ang sakit ng dengue ay seryoso usapan. Sapagkat, yan ay napatunayan na kapag yan ay hindi naagapan ang paglaganap ang mga ganyang uri ng lamok, ay ito'y makakapamerwisyo sa ating pamayanan at lalo na sa kalusugan ng uri ng tao. Dahil ang lamok, hindi nakakamoy ng mahirap, middle class o mayaman. Lahat pwedeng magkasakit ng dengue. Kami naman no, sa at sampu ng aming mga kawani sa Manila Health Department, in our own little way, pinapalaganap namin. In fact, our friends from media, the other day, saw the new machine last Monday during our flag ceremony. Nag-acquire ang siyudad ng Maynila. Isa rin kaparaanan, katulad ng ginagawa ng PAGCOR ngayon, na maiwasan ang magkakasakit.
So muli sa inyo, sa PANCOR, in behalf, on behalf of the people of Manila, Secretary Claudio, Vice President Bondoc, ABP for Communication Twinkle Valdez, at sampo ng inyong mga opisyales at kasamahan, kami po ay palugod at taus-pusong nagpapasalamat sa tulong ninyo. Nagdagan niyo pa. Napulog. Opo, para rin itama natin at mailagay din sa tamang aspeto o perspektibo, ang PANCORO ay isa sa pinakamalaking GOCC ng ating Office of the President na tumutulong sa mga ospital ng lungsod ng Maynila. Paano paraan? Sila po ay nagbibigay, nag-aambag sa lungsod ng Maynila, sa kabang ng lungsod ng Maynila, na sa lapit buwan-buwan, na siya naman katulad nung nagpapalita sa inyo noong nakaraang buwan, that we appropriated additional 9 million pesos para sa mga gamot sa 6 na ospital ng Maynila. Yun, naalala nyo yung nag-random check ako, biglang alas 2 sa madaling araw, may nakuha yung senior citizen na gamot. Yun ay mga salaping galing sa PANCOR. Kaya palakpakan natin ang PANCOR. Baka mo nga, maisip ng ating mga viewers, bakit kulang-bulang? Hindi po, gusto ko lang malaman ninyo, ito'y karagdagan. At ang ikinabubuti lang mo nito at ang ikabubuti nito ay hindi lang mo ito gagawin ng Pangulo ng Bansa dito sa lungsod ng Maynila. Kaya to the Office of the President, President Rodrigo Roa Duterte, maraming salamat po sa pagmamalasakit ninyo sa aming mga kababayan. Mano pa yung mga kababayan natin, mga mahihirap na naninirahan sa mga lugar na challenging communities, no? At bagay naman, if I may share to you, I don't know if I'm right, like what President Magsaysay said, those who are blessed in life must have more in law. Kaya po, ito ay katunayan at patunay ng pamamahala ng Pangulo ng Bansa at ng pamamahala ng kasalukuyang administrasyon ng lungsod ng Maynila ay mayroong konting diin sa mga mahihirap nating kababayan. So muli, maraming salamat po at nawa, dumami pa, at maging malusog ang pangangatawan ninyo. At sana lang talaga muli sa mga nanonood, hindi po kami tumatanggi kahapon sabog panlaba noong isang araw detergent. At yung pinagpapasalamat ko rin yung ating mga OFW, yung ating mga immigrants. Just so you know, alam nyo bang umuulan ng donation ang Maynila ngayon galing sa ating mga kababayan Pilipino sa buong mundo? Kahapon lamang may tinanggap na naman akong kalahating milyon, $10,000. No, isang araw, $500, $100. Alam nyo, tinatanong ko nga yung treasurere, have you ever been experienced this type of actuation ng taong bayan sa kanyang pamalang lungsod? Sabi niya, wala. So, first time ng tao mismo, babayad na ng buwis, ha? Tao na mismo, bumubunod pa ng extra, ibinibigay sa lungsod ng Maynila. Dala ng kanilang sinasabi, nagugustuhan daw nila yung nangyayaring pagsisikap ng mga kawani ng pamalang lungsod ng Maynila. So, maraming salamat sa inyo. Kaya po, sana lang, tulungan niyo po kami. Kailangan po namin ang tulong ninyo. Hindi po namin ito kakayanin mag-isa. Pagkat sa laki ng kinakaharap na suliranin at pagkakalugpok ng lungsod ng Maynila, mas magiging mainam na mabangon, maging mabango, malinis, vibrant again ang lungsod ng Maynila kapag ang tao ay nagkukusa at nagkakaisa.
Magandang araw po. Pagpalain na wakay na po ang mikrofon. Manila, God first. Maraming maraming salamat po, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. At sa mga pagkakataon po ito, we'll proceed to our turnover ceremony of 1,000 pieces of pulambo. At upang tulungan po tayo, tawagin po natin our director ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, Director Gabriel Esclavio, gayon po ng ating po chief ng MDSW, Honorable Rey Rugoso, our Vice President of Corporate Social Responsibility Group, Mr. James Patrick Bondong, at ang ating pong butihing alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Muli po, palakpakan po natin ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ngayon po ang ating pumutiing alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Hindi po ang kauspusong pasasalamat sa lahat po ng mga kasamahan natin mula po sa Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagbibigay po ninyo ng pagkakataon na magkaroon po ng 1,000 pulambo para po sa talaga naman po nga. At issue na ngayon ay talagang nararanasan ng buong lungsod ng Maynila ang pagkakaroon po ng dengue. Maraming maraming salamat po, Philippine Amusement and Gaming Corporation. At dyan po nagtatapos ang ating pong programa. Muli po, palakpakan naman po natin ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Gayun din po ang ating butihing alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Oh, yeah.
Lagi ako nauna ako ng mga nagsasabi.